Shout out to Rex TV Adventure. Please support the channel. Yan. Thank you. Mga kababayan, ito po ang Manila Dolomite Beach, ano? Huwag nyo makita, mga kababayan. At maaga-maaga pa tayo dito ay marami nang mga nagmamasyal na marami nang namamasyal dito, mga kababayan. Ayan, huwag nyo nakikita. Talagang yan. Napakalinaw po ng ano, ng tubig, oh. At ang mga isda dito, ayan mga kababayan, mga isda, oh. Yung mga isda, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan ang mga isda, mga kababayan. Ayan mga isda, oh. Yan mga isda po yan. At malapit na po dito ang ano, ang barko, ayan oh. Vessels, ayan oh. Mga kababayan, tanker. Dredging vessels ano? Yan, dredging vessels. Ibig sabihin, hinuhukay po diyan ang ano no, ang Manila Bay diyan, talagang diyan ay kumukuha ng buhangin ano. Hinuhukay po para lumalim. Yan kung inyo makikita, mga kababayan. Hanggang dito na po naabot ang mga dredging vessels para hukayin po ang Manila Bay para lalong lumalim ano. Ayan. Para sa ganon, ang mga ibang mga malalaking barko ay pwede nang makadaong dito sa ating Manila Bay. Ayan. At kung inyo nakikita, mga kababayan, atin yung natatandaan ang dito sa Pier 15 ay may mga dumadaong dito na mga cruise ship ano, yung mga malalaking at dambuhalang mga barko. Ayan. Kaya ang pakay nitong mga dredging vessels ay hukayin po ang Manila Bay para lalong lumalim ano, para hindi sila sasayad sa mga mabababaw na lugar ano. Tapos yung mga nahukay na mga dredging vessels na to ay ating nakikita po na itinatambak nila po doon sa may reclamation. Para sa ganun ay lalong lumawak po ang reclamation doon o ang pagtatambak ng buhangin ano, para magiging artificial island. Yan. At dyan sa may gitna ay talagang pinapalalim po para madaanan po ng mga malalaking barko o dambuhalang mga barko. Yan. Para sa ganun ay talagang lalong mapapaganda po ang ating Manila Bay. Yan, napakalapit na po yan ng ano na yan, oh, ng dredging vessels na yan. Kung inyo nakikita, ang yung hindi po ako nagkakamali ay dredging vessels po ang tawag niyan. Dahil po yan ang tagahukay. Yan ang diyan sa gitna, no. Yan. Inuhukay niya po para lalong lumalim ang Manila Bay. Ayan. At dito po yung ano, ating po nakikita ang ating dalampasigan dito sa may Manila Bay. Ayan, dito sa Dolomite Beach. Ayan. Ayan, ang linaw po ng tubig. Ayan, mga kababayan, ang linaw ng tubig. At marami pa pong mga nakikita tayong mga isda, no? Ayan, maraming mga isda. Yan, at kung inyo nakikita po at inyo napapansin, mukhang nag-green mang ano ang bato ano, kasi nga po ano po siya ng lumot. Ayan, kung inyo nakikita, mga kababayan, ayan, nagkaroon po siya ng lumot ano.
Ayan. At dagdagan pa po ng nagdadagsaan dito. Araw-araw ang katulad nitong ano, seaweeds, mga kababayan. Seaweeds po yan, oh. Ayan, seaweeds po yan. Kung yung nakikita, mga kababayan, seaweeds po ito. Ayan, seaweeds po yan. Napakaraming seaweeds po dito sa ano, na dumadagsa dito lagi sa Dalampasigan, mga kababayan. Yan o, mga seaweeds po yan. Ang iba po, kinukuha po nila yan para ulamin, ano. Ayan, napakadami po. Ayan, ang lalaki ng mga isda, oh. Mga kababayan, oh. Daming isda, oh. Yun yung nakikita, mga kababayan, ang daming isda. Yan, kung nakikita po ninyo. Lalaki, oh. Laki ng mga isda, ang dami. Ang dami ng mga isda, mga kababayan. Ayan, makikita ninyo. Yan, mga kababayan, pagka may ano ka dito, may lambat, ay talagang sigurado mahuli mo po yung mga isda na yan. Ang dami pong mga isda dito. Yan, ang daming isda, kuya, no? Yan, no? Ha? Saan? Yung lalaki, saka Alabago, Alabasan. Oh? Doon sa dulo? Doon sa Magsaysay. Oh? Alabago, Alabasan. Aleluya. Yan, grabe. Alimango, Alimasag, Aleluya. Ayan, oh. Talagang buhay na ang mga isda ngayon, ano? May sirena na nga dyan, sir. Ah, may sirena na. Isda, ayun, lula kayo. Yan, oh, isda, mga kababayan, oh. Bangus. Hindi, tilapia, eh. Bangus. May mga kababayan, ang dami ng mga isda dito, mga kababayan. Talagang, pero bawal po dito magano manghuli ng isda, mga kababayan, bawal. Kaya nagkaroon po ng ano yung isda dito, nabubuhayan dahil po sa seaweeds na yan. Yan, oh, kinakain ng mga isda yan, di ba? Yan, mga kababayan, dahil po yan dyan sa seaweeds ay nabubuhay po ang ano, ang mga isda, ano. Yan, dyan po sila nagtatago at dyan po sila kumakain. Dahil po sa seaweeds na yan, ay nakakain po yan ng isda. Nagiging tahanan po ng isda ang mga seaweeds, ano? Ayan, mga kababayan, talagang